Mahigit isang linggo na raw walang ibinibentang murang bigas sa NFA rice retailer na ito sa Valenzuela City. Wala raw kasing maibigay sa kanilang stock para maibenta. Ubus na rin ang 27 pesos kada kilong NFA rice dito sa Batasan San Mateo Road sa Quezon City. Ang dati nilang alokasyon na 100 sacks a week, ginawa ng 50 sacks. Pag ibinaba dyan ang 50 sacks, umaabot lang ng 4 hours, ubus na. Hindi na umaabot ng maghapon. Si Leterio Moreno, hindi na lang muna bumili ng bigas. Dito, itingin ako sa kabila. Meron pa yata dito ang isa eh. Malang commercial eh. Si Aling Zenaida, napilitan ng bumili ng tulong sa bayan na bigas. 36 pesos kada kilo, pero ang isang pack, 10 kilo ang laman, kaya papatak na 360 pesos ang halaga. Malaki raw sana ang natipid niya na pambili pa ng ulam kung meron lang NFA rice. Kahit anong ulam na lang, basta may bigas. Pero kahit ganito ang sitwasyon sa ilang pamilihan, patuloy na iginigiit ng National Food Authority, walang problema sa supply ng NFA rice. Ang ginagawa kasi natin ngayon to make sure na laging fresh yung bigas natin, even yung import natin, laging just-in-time arrival. Miski yung pinoprocess natin, just-in-time. Handa naman daw ang NFA na taasan ang alokasyon ng mga NFA rice retailer kapag naibaba na sa pier ang mga inangkat nilang bigas. Pagdating nitong 280,000, we might as well increase na yung ating exposure. Sa ngayon kasi yung target lang natin is 10,000 bags a day, the entire NCR. Pagbaba na itong 280,000 na to, increase pa natin, say 15 to 20,000 bags a day. Habang walang bagong supply, ganito ang sitwasyon ng NFA warehouse na nagsusupply sa Manila, Quezon City at San Juan. 11,500 sacks na lang ang natitira. Kung titipirin, tulad ng pagbawas ng alokasyon ng mga rice retailer, aabot naman daw ng 10 araw. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.